Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw po ng Biyernes mahalaga para sa ating komunidad sa Quiapo. Muli tayong lumalapit, hindi lamang bilang individual, kundi isang malaking pamilya, isang buong komunidad. Tayo po'y nagdadasal para sa isa't isa. Sa ating pinipresenta mga panalangin, petisyon, kahilingan, mga nasa loobin natin, ibinibigay natin, inilalahad, inilalaan natin sa Kanya upang tayo sagutin at paboran. Mga kapatid, aminin po natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Magluksa kayo at tumangis, mga saserdoteng naghahandog ng haing susunugin sa dambana ng Panginoon. Pumasok kayo sa templo at manatili roong magdamag na nakasuot ng sako. Walang trigo o alak na ihahandog sa dambana ng inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao upang sumamba. Tipunin ninyo ang matatanda at lahat ng taga-Huda. Pumasok kayo sa templo ng Panginoon na inyong Diyos at sumamo sa Kanya. Malapit na ang araw ng Panginoon at magaganap ang pagkawasak na likha ng Kanyang kamay. Kalagim-lagim ang araw na yaon. Hipan ninyo ang trompeta, ibigay ang hudyat sa Siyon, sa banal na burol ng Diyos. Manginig ang lahat ng nananahan sa Huda. Dumating na ang araw ng Panginoon. Ito'y makulimlim at malungkot na araw. Madilim ang buong paligid. At lumitaw ang napakakapal na balang tulad ng paglaganap ng liwanag sa kabundukan kung nagbubukang liwayway. Hindi pa nangyayari ang ganito ng mga nakaraang panahon
at hindi na mangyayari pang muli. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo puon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Iyong hinatulan yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupa'y pinawi mong lubos. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Dapat kilalaning haring walang hanggan itong Panginoon. Kanyang itinatag iyong kanyang trono upang doon humatol. Ang pamamahala niya sa daigdig pawang naaayon sa makatarungan niyang pagpapasya bilang isang hukom. Makatarungang paghatol ang igagawad ng puon. Magsitayo po ang lahat. Tayo'y dumulhog, kasamaan ay natapos. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo nang gilala sa mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't sinabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay sumasayo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang bahay roon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihan ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong mga tagasunod na makagawa ng ganun, sila rin nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas ay nasandataan at nagbabantay ng kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit, kung salakayin siya na at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin ito
ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipapamahagi ang ari-ari ang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa taong isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at nagahanap ng mapaghihingahan. Kung walang matagpuan ay sasabihin sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbalik doon ay matatagpuan niyang malinis ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng pito pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad, dito sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Palakasin tayo ng salita ng Diyos, mga deboto. Pinapaalala sa atin ang salita ng Diyos na pagpanig natin, pagkampi, ating pagsasama, pakikiisa kay Jesus at ang kanyang krus. Unang pagbasa, pumapasok po tayo sa panibagong libro, aklat ni Propetang Joel. Hindi gano'n siya kilala. Hindi naman ito sa katanyagan ng isang tao, kung hindi laging sariwa, laging bago ang mensahe ng Diyos. Sabi ng propetang si Joel, matakot tayo sa darating na araw ng katarungan ng Panginoon. At ang katarungan ito ay malagim, kalunos-lunos sa mga masasama. Akala ng mga masasama, bakit? Tatamaan ba tayo ng kidlat kung gumawa tayo ng masama? May bakit? May Diyos ba? Tingnan mo yung mga namamayagpag. Tingnan mo yung mga sikat. Di ba yung mga masasama? Tingnan mo yung mga mabubuti. Anong nangyari sa buhay nila? May mga nagsasabi niyan. Baka akala nyo sa umpisa o sa gitna, ganyan ang nangyayari. Pero pinapaalala sa atin ng propeta, sa dulo, iwawasto ng Panginoon. Itatama ng Panginoon ang kanyang kaayusan ng katarungan, ang magahari. Kaya tayo'y manatiling tapat, may takot sa kanya. Kaya muli, paalala sa atin, pagpanig natin, nasa tabi tayo ng Panginoon laban sa kasamaan. Ito pa rin ang tema sa ating ebanghelyo ayon kay San Lucas. Di si Jesus gumagawa ng mga milagro, ng mga kababalaghan. Buti pa yung mga ordinaryong taong tapat, mga mabababang loob. Pasalamat sa Panginoon. Sapagkat ang mga pagpapalayas ng sa demonyo, mga pagpapagaling, nakikita nila ang kamay ng Diyos. May mga ilan, ayaw maniwala. Kaya siya nagpapalayas ng demonyo sa kapangyarihan ng prinsipe ng mga demonyo, si Belzebul. Anong tugon ng Panginoon? Maling-mali ang pag-iisip nyo. Anong klaseng katwiran yan? Ang sino mang sumisira sa kanyang sarili, hindi tatagal yun. Kung winawarak mo, ginigiba mo, hindi ka tatagal. Hindi ba? Sinasabi ninyo na nagpapalayas ako ng demonyo sa otorisasyon ni Belzebul, ang prinsipe, ang pinuno ng mga demonyo. Hindi tatagal yan.
Sinisira ni Satanas ang kanyang sarili. Ha? Mga bulag kayo, ayaw makita. Bulag, nakakakita nga, kayong bulag eh. May mata pa kayo. Pipi, nakakapagsalita. Lumpo, nakakalundag. Patay, nabubuhay. Mga mahihirap, tinatanggap nilang mabuting balita. Kung hindi sa kapangyarihan ni Belzebub, kundi sa tunay, sa katunayan, sa daliri ng Panginoon, ibig sabihin ito, nangangahulugan, nandito na ang kaharian ng Diyos sa inyo. Maging bukas kayo. Sabi ni Jesus, ang mabuti at masama nagtatalo, at ang masama tatalunin ng mabuti. Panyan, digmaan yan, gera yan. Oh, malakas nga yan. Pero sino tatalo? Yung mas malakas sa kanya. Ha? Sa dulo ng ating kwento, ang mananalo, ang magwawagi, ang magtatagumpay ay pag-ibig, ang Diyos, ang kabutihan. Mas malakas. At sinabi ng Panginoon, ang mga hindi pumapanig sa akin, kahit hindi gumagawa ng masama, ang hindi kumakampi sa akin ay kalaban ko. Sabi ng Panginoon. Bakit? Di naman gumagawa ako ng masama. Pero, wala ka namang prinsipyo, wala ka namang kumbiksyon. Di ka naman naniniwala. Nasa gitna ka lamang. O, palatingin ka lang. Isusuka ka ng Panginoon. Hindi ka malamig, hindi ka mainit. Ano ka ba? Alanganin. Walang kinatatayuan. Hindi ka kumakampi kay Jesus. Ang deboto, tumataya, nagpapahayag, sumasaksi, nagpapatotoo, sinusubukan isa buhay, nagpapakasanto, nagpapakabanal, nagpapakasanta para sa kanya. Yan ang kakampi ni Jesus. Yan lang po, mga kapatid, ha? Paalala lamang, kukunin ko na po itong pagkakataong ito. Kahapon po, pumunta ako sa Santo Domingo, piyesta ng Birhen ng Santo Rosario. Alam po ninyo, malapit na po yung ating translasyon. Taon-taon ko pong hiniling sa Mahal na Birhen na maging makahulugan ang ating translasyon kahapon. Mabalik ako sa Mahal na Birheng Maria, Oktubre, buwan ng Santo Rosario. Inaasam po natin ang isang pamilya. Pilipino tayo. Mahalagang pamilya mo. May kapayapaan, may pag-unawaan, may pagbibigayan, may kapatawaran, may pagmamahalan. Nakakaalala tuwing may kaarawan, nagtitipon tuwing may anibersaryo, masaya kung may graduasyon, may pagtatapos. Buo ang pamilya sa Pasko. Yan ang mithiin natin. Yan ang pangarap natin. Yan ang panaginip natin. Yan ang vision natin. Yan ang hinihingi ng kalooban natin. Ipinibigay na sa atin ang solusyon. Sa Ingles, the family that prays together stays together. Sa Pilipino, ang pamilyang nagdadasal ng sama-sama, mananatiling sama-sama. Itong gusto natin, hindi ba? Lahat tayo, walang exception. Sama-sama. O kay saya, o kay luwag. Ginhawa kapayapaan sa kalooban natin at sa isa't isa. Lumapit tayo sa Birhen ng Ina ng Santo Rosario. Sama-sama tayo sa pamamagitan ng dasal. Sa tulong ni Maria, Mahal na Ina ng Santo Rosario ni San Jose, muli, ipahiwatig natin na tayo'y kapanig, kakampi, kasama, na may conviction, prinsipyo, pinapahalagan ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natitipon kay Kristong lumulupig sa lahat ng kasamaan. Lumapit tayo sa Ama na may pananalig dala ng ating idinadalanging mithiin. Tugon po natin, mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay ng tapat na pagsaksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay upang makatulong na ibangon ang nalugmok na sandaigdigan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita ng hayagan sa ngalan ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Buong puso nawa nating suportahan ang pagsulong ng katotohanan at labanan ang hindi hayagang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga may sakit at may karamdaman naway makatanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Ang mga namayapa naway tanggapin sa kaganapan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagtagumpayan nawa namin ang lahat kay Kristo o Ama. Makapangyarihang Ama, habang itinataas namin ang aming mga panalangin, pinasasalamatan ka namin sa iyong anak na lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na bubuhay na nagahari magpa kailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, narinito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Bihayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mo anak na pinakamamahal. Ipagkalo mo kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ang sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo at tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagib
sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa na manghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka buong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Di narakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang balagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mapumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kami lahat na makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria, ang mahal na Birhing Maria ng Santo Rosario. Nakabiyak na puso niyang si San Jose kay San Apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan na giniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Señor, purí.
sa trono, kanyang alam sa paligid ni Panazareno. Mga paalaala, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na buong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahe na dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako ng sa binyag na ikaw ang ibig at paglilingkod ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nazareno, nilulu
nuestro Padre Jesús Nazareno, ilulwalhati kanyang